Hello everyone! Welcome back again dito sa aking channel and don't forget to click the subscribe kung bago ka palang na-click dito sa aking video. Kung nagustuhan mo ang aking channel, ang aking mga videos, don't forget to subscribe dito sa may baba at pindutin mo na rin ang notification bell para manonotify ka na susunod ko pang mga upload. Ayun, so nabasa niyo naman ang title, ang ating topic ay about sa food or about sa pagiging housemaid dito sa Saudi Arabia. Masama ba na kumuha ng pagkain sa amo mo kung ikaw ay nagugutom na? Dahil sobrang damot ng iba talaga namang mga amo dito. Hindi lahat ng pumupunta dito na sasabihin nyo ay sobrang sarap ng mga kinakain. Yung iba, kaya masarap yung kinakain nila is dahil tinatakas nila yan sa amo nila. Tinatakas talaga. Yung tipong hindi ka binibigyan talaga ng pagkain, yung sapilitan pa, yung tira-tira pa, yung mga ganyan. So, palagay nyo ba, masama yung magnakaw ng pagkain, lalo na kapag ka sobrang damot na ng amo at hindi ka talaga binibigyan ng makakain na maayos. Katulad ng isa kong kaibigan na nandito rin siya sa Riyadh, yung amo niya, hindi siya binibigyan talaga ng food allowance. Yung araw-araw, endumi yung kinakain niya, itlog. Namamanas na yung paa niya. And kung araw-araw noodles, itlog yung kakainin mo, magsasain ka lang. Yung salitan mo lang yan na niluluto ko, anong magagawa mo dyan. And minsan lang daw siya makapagluto na may gulay. So ito yung sinabi ko sa kanya, kasi gawain ko din to dati. Sabi ko, kumuha ka sa rep ng kahit na anong gulay na pwede mong maluto. Diba? Pwede naman yun eh. Kung magalit man sa'yo, sabihin mo, nagugutom ako madam. Kailangan ko ng pagkain. Hindi pwede na itlog at noodles lang yung kakainin ko. Dahil magkakasakit ako, hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Diba? Kasi kung laging ganun talaga, as in ilang buwan na siya dito, 3 months na siya, ganun lang lagi yung kinakain niya. Sobrang manas na yung paa niya. So sabi ko, kung may CCTV man din sa kusina at ikaw yung nagluluto ng pagkain nila, tapos kumuha ka, magsandok ka nung niluluto mo, tapos pag tinanong ka ng amo mo kung bakit ka nagsandok, sabihin mo, tinitikman mo yung niluluto mo, diba? Kung okay na ba yung pagkain na para sa kanila, at least dun sa part na yun, dun sa pagkakataon na yun na nagsandok ka kahit mga isang mangkok lang yan, is nalagyan ng pagkain yung ng kakaibang pagkain yung katawan mo. Halimbawa, gulay yung niluluto mo. O kaya, pag wala yung amo mo, pwede ka naman siguro magluto ng mga gulay. Tapos, itabi mo lang sa ref, iiinit mo lang siya sa microwave. Yung mga ganun, na pag pinagalitan ka dahil kumuha ka ng pagkain, sabihin mo, kailangan ko ng ibang nutrients, madam, para makapagtrabaho ako ng maayos. Kasi kung lagi lang itlog, araw-araw yung kakainin mo, sabihin mo, manghihina ka, magkakasakit ka, so problema yun, di ba? Huwag natin hayaan na laging yun lang yung kakainin natin. Gumawa tayo ng paraan, hindi masamang kumuha ng pagkain dahil para sa atin yun, para sa kalusugan natin yun. Kung amo natin, kailangan nila tayo i-provide ng makakain. Nasa kontrata yan. Yung iba kasi, hindi alam yung kontrata. So tayo yung magsasabi sa kanila. Sabihin natin na kailangan nyo kami i-provide ng pagkain. Hindi pwede na mag-itlog, mag-noodles lang lagi. Diba? Kento ko sa inyo yung amo ko before na napuntahan. Sobra talagang as in, pagdating ko pa lang, yung 9 hours ka nagbiyahe mula sa Pilipinas hanggang dito, diba? 9 hours sa aeroplano. Tapos babiyahe ka pa ng sasakyan. Nag-antay pa ako sa airport noon bago ako sunduin ng amo ko noon. Tapos babiyahe pa kayo ng sasakyan. Tapos pagdating sa bahay, hindi ka man lang binigyan ng makakain. Ang binigay lang sa akin noon, tubig at saka tinapay. May samuli kasi dito tinatawag. Yung mahabang tinapay na ganun, samuli yung na tinatawag. Yun lang binigay sa akin, tsaka tubig. Tapos pinakit na ako sa kwarto para matulog. Tapos wala nang sinabi kahit ano, basta kinabukasan nagtrabaho na ako. Tapos hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. Siyempre, bago pa lang ako. Sa mga bago to ha, sa mga bago pa lang napunta dito sa Saudi. Pag bago kayo, ayun, maghanap kayo sa rep kung ano yung pwede yung maluto. Ito yung isa sa mga ginawa ko, no? Advice ko sa inyo. May makikita kayo na quicker out sa kusina, pwede nyo yung pang breakfast, ano? Para hindi kayo, para medyo mabigat-bigat yung makakain nyo sa umaga. Kasi kalimitan dito ng breakfast talaga is, halimbawa, hindi sila nagbe-breakfast. Kasi minsan, yung amo ko kasi dati, hindi talaga nagbe-breakfast sa umaga. So, ikaw na yung bahala kung anong kakainin mo. Eh, ilang naman magluto ka pa, gigising na sila. Ang dami na niyang uto. So, pag nagluto ka pa, maaabala, baka mapagalitan ka pa, anong oras ka gumising, bakit ngayon ka lang magluluto, ganyan-ganyan. So, kailangan medyo aga-agahan mo yung gising mo. Tapos yung Quaker Oats, para madalian, gawin mo yung Quaker Oats kung meron sila dyang chocolate na powder. Nesquik, ayan, yung Nesquik, baka meron silang Nesquik o kaya gatas. Yung Quaker Oats na yun, lagyan mo ng mainit na tubig, haluin mo, tapos lagyan mo ng gatas, konting asukal, ayun, medyo mabigat-bigat na yun sa ating katawan. Tapos kung meron silang prutas dyan sa
kanilang ref, kumuha ka kahit pa 5 piraso ng grapes yan o 1 piraso ng saging o kaya ng apple, kumuha ka. Huwag mo lang ipahalata, huwag mo namang araw-arawin na kumuha. Halimbawa, isang apple, hatiin mo lang yun ng 4, kainin mo yung kalahati nun. Yung mga ganun, para medyo healthy pa rin yung kinakain natin. Huwag nating hayaan na noodles. Talagang magkakasakit tayo, kawawa yung katawan natin. So, kailangan alagaan natin yung katawan natin, kumuha tayo ng pagkain. Okay? Huwag niyong hayaan na amo niyo yung masusunod sa pagkain na sinabi sa inyo. Huwag niyo itong kainin. Hayaan yung magaling. O kaya naman, pag sweldo natin, magpabili tayo. Ako ganun yung ginawa ko. Nilista ko lahat ng gusto ko. Tapos, binigay ko yung pera ko sa amo ko. Tapos, sabi sa akin, ano? Sabi ko, gusto ko itong mga pagkain na to. Sabi niya, meron tayong pagkain dyan ah. Bakit magpapabili ka pa? Sabi niya ganun. So, ayun, nalaman nila na gusto ko ng mga pagkain na yon. And then, hindi na nila pinabayaran sa akin. Binili na nila yung nakalista na yon. Hindi na nila pinabayaran sa akin. Parang na-insulto sila na bakit kailangan niya pang bumili? E, meron naman mga pagkain dyan. So, ganun yung gawin nyo. Balay nyo. Diba? May insulto din yung mga amo nyo pag kayo mismo nagpabili ng mga pagkain. And gumawa kayo ng paraan. Kahit ano dyan, mag-invento kayo ng mga luto-luto. Mag-invento kayo ng mga luto-luto. Madami naman mga gulay-gulay dyan. Kung ano-anong mga nandyan na may manok, may karne, inventuhin nyo ng luto and damihan nyo na yung mga pang tatlong araw na ganyan, i-stack nyo ng sarek. Tapos iinit-init nyo na lang para hindi tayo nagugutom. Dapat hindi tayo nagugutom dahil ang dami nating trabaho. Minsan naman, yung ano, halimbawa, lumalabas kayo, pumunta kayo sa magulang, kasi kami ganoon, ganyan eh. Pumunta sa mga magulang, ng aming madam, o kaya pumunta sa mga istiraha. Yung istiraha, parang resort yan, na nagtitipon-tipon sila, may mga pagkain dyan. Ganito gawin mo, magdala ka ng maliit na bag. Tapos, magbit-bit ka kahit yung mga biskuit-biskuit dyan na pinamimigay. Kasi marami yung pagkain kung pumupunta dyan eh. Ilagay mo sa bag mo. At least pag nagugutom ka, punta ka sa kwarto mo, kuha ka ng isang pagkain. Ayan. Diba? At least malamnan yung tiyan mo. Hindi ka nagugutom. Kaya pumupunta sa mga magulang, ganyan ang gawain ko. Pumupunta sa mga magulang, kumakain ako ng marami sa kanila. Kasi doon, hindi mahigpit sa pagkain eh. Ang daming mga tira-tira. Diba ganyan sa mga magulang ng ating mga amo? Pag pumupunta, ang dami lagi mga pagkain. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin kasi ganun yung na-experience ko. So, ayun, kumakain ako doon ng marami. Para malamnan yung tiyan ko. Para kakaiba naman yung makain ko. Hindi lagi kung ano-ano lang na nasa bahay na ini-invento natin na niluluto. Minsan nga, alam nyo, naranasan ko noon, nung mga una-unang buwan ko pa lang na pagdating dito sa Saudi, naranasan ko talaga na kumuha ng hinihiwa ko na prutas. Kasi ganyan yung amo ko dati, mahilig sa prutas. So, hihiwa-hiwa ka ng prutas, lalagay mo sa pinggan, tapos ibigay mo sa kanila bago sila kumain ng lunch. Kasi ang lunch nila dito, mga alas 4 ng hapon. Tapos, bago sila mag-lunch, mga alauna, alas 2, kumakain niya ng prutas. So, naghihiwa ako ng mga prutas. Tapos, ang ginagawa ko, alam nyo ba, kumukuha ako halimbawa saging o kaya mga pakwan o kaya orange. Kumukuha ako ng tigkakaunti. Punta ako, takbo ako sa CR. Doon ko kinakain. Para hindi nila makita kasi may CCTV. Alam nyo, pag may camera, ganun yung gawain. Kunwari, may, kasi ang uniform dito, may mga bulsa. So, kunwari, isushoot ko dun sa bulsa. Tapos, takbo ako sa CR. Kunwari, mag-CR. Doon ko kinakain. Na-experience ko talaga yan. Para lang maging, ang tawag dito, maging malusog yung katawan natin ba? Para lang ba makakain? Oo, ginawa ko talaga yan. Promise. Kaya, pwede nyo rin yan gawin. Para hindi lang kayo maguto. Para hindi kayo magkasakit. Tapos, pag nagluluto tayo, di ba may mga spices tayong ginagamit? Halos lahat yan ginagamit ko sa pagluluto. Kaya, in 4 years na nandito ako sa Saudi, hindi talaga ako nagkasakit. Nung mga bago-bago pa lang ako dito sa Saudi, naranasan ko na magutong-gutong. Pero hindi ako nagkasakit dahil doon sa mga spices na mga ginagamit talaga. Halos lahat yun pag nagluluto ako, ini-invento ko, nilalagay ko yung lahat, ini-invento ko. Pero syempre, inasahan mo din na makakain mo siya, baka naman hindi mo na makain. Basta gamitin mo yung lahat ng spices dahil yung lahat ay maganda sa ating katawan. Ako hindi ako nagkasakit, 4 years ako hindi nagkasakit dito. Dahil dun siguro sa mga spices na yun. Tapos kung meron silang mga laban, ayan, laban. Kaso minsan bilang yung mga yan eh, yung bote ng laban. Tapos sa body, yung sa body is yogurt. Ayan, parang yung laban, yogurt din yun na gatas ng ng baka. Cow milk, ayan. Kumuha ka nun, napaka-healthy nun. Uminom ka nun laban. Kaya magpabili ka sa amo mo ng laban. May malaking ganun. Tapos fresh milk, ayan. Para hindi tayo magkasakit habang nandito tayo nagtatrabaho. Dahil yaan yung katawan natin, yan yung puhunan natin. Basta, tandaan nyo, pakiusapin nyo mabuti yung amo nyo ng mahinahon, ng maayos.
para sa pagkain na hindi kayo magugutom. Huwag na huwag niyong hayaan na magutom kayo, na magkasakit kayo. Gawan niyo ng paraan, okay? Huwag noodles, huwag itlog lagi. Gumawa ng paraan para hindi magutom. Okay po ba? Sana nakatulong tong video na ito sa lahat ng mga bago or lahat ng mga nandito sa Saudi Arabia na nanonood po sa akin. Thank you so much everyone. At kung nagustuhan mo nga itong aking video, don't forget to subscribe at mag-like dito sa... Don't forget to subscribe at mag-like nitong aking video. And share mo na rin sa mga kaibigan mo na nagbabalak na mag-Saudi. Maraming salamat at see you on my next one. Bye-bye!